Isang magandang araw po ulit sa inyong mga kaibigan. Ngayong araw ay nandito uli kami sa isang liblib na barangay dito sa aming bayan, sa bayan ng Jose Panganiban. At bago ka makarating sa barangay na ito, kapag taib, pwede kang dumaan dito sa... Ayan, magbabangka ka. Pero kapag hibas, ay maglalakad ka ng malayo-layo papunta doon sa may tabing dagat. Meron naman daan sa kalsada, pero mga isang oras yung biyahe bago ka makarating sa bayan. Kaya mahirap marating itong lugar na ito. At dito sa lugar na ito, meron kaming nakilala kahapon na isang magandang binibini. Ngayon, babalikan namin siya. Kaya samahan nyo kami mga kaibigan na balikan siya at alamin yung kwento ng buhay niya. Ano? Kaya tara na mga kaibigan, samahan nyo kami na puntahan siya. Ayan, tara. Magandang tanghali sa iyo. Nalit na kami ng dating, sabi namin alas 11. Pangako po kasi natin mga kaibigan, alas 11 kami mabalik. Ito po si Rica Joy, tama ano? Rica Joy. Ayan, siya po yung magandang binibini na nakilala natin dito kahapon. Ano yan, nagkukopra ka? Opo, para po sa inclusive. Ilang daan yan? Ano po, mga nasa 100. Mga kalahating sako yan pag nakopra ano. Mga magkano ang ano ngayon, ang kilo ng kopra? Mga 29. At pagka siguro mga ano yan, kung mga kalahating sako yan, mga 30 kilo o 40 kilo yan. Ang ganyan karami. Times 29. Times 29. Ano yung dahi? Kumain ka. Nado na po si Inday. 40 times 29. Ayan. Mga ano naman pala. Mga mahigit 1,000. Yan po yung... Ayan. Mga 1,000 yung ano yan. 1,000 plus. Ang kapirahan. May baon ka na? Opo. Okay na din yan. Ano yan? Saan galing yan yung na yan? Ano po? Matamang pulot-pulot lang po yun sa gilid-gilid. Ah, pinupulot-pulot lang. Ito bang nyuga na ito? Kanina ito? Doon po sa kapatid po ni Papang lalaki. Ah, oo. Ay, pwede ka naman palang mamulot. Hindi ka naman pala mababaranggay. Ano? Opo. At hindi man po iba. Oo. Ito yung bahay nila mga kaibigan. Ay, pwede ba kami makatulog dyan? Sige, patuloy. Oo. Tara. Ituro mo kami sa bahay mo. Marita, Joy. Dito. Yung bahay nila ay may paalam yung doon pong tapos. Kawayan. Oh, ayan. May kuryente ba kayo dito? Meron po. Ah, meron. Kaso wala na po yung power. Wala na power? Bakit? Ano po, tinanggalan po kami ng ilang buwan na po kami walang kuryente. Ah, oo. Oh. Kasi po ano, malaki po yung ulan. Yung malaki po yung ito. Hindi po na ano ha. Hindi na bayaran. Opo. Oo. Ayan. Ano yung kwarto mo dito? Ay, dito po sa apatid ko dito. Ah, dito? Ito po yung tatawag na ano, portable bed. Ayan. Pagkabuhan. Dito po, pagka ano, pagka na-emergency ka, ito na din yung bubuhatin sa'yo. Dito ka na mahiga, bubuhatin ka. Ito na po yun, portable bed tawag dyan. Oo. Kaya, mga high-tech yung gamit po ni, ano dito, Rica Joy. Ito yung lutuan nila. Kaya ba, nakain na? Kaya po, nakain na. Nakain na. Ano ito niluluto mo? Ay, lambot! Lambot na ng tubig. Ayan, kakape yata po sila. Ano ito, pangkape? Opo, pangkape po. Mahilig ka sa kape? Medyo po. Hindi mo po sa ano, masyado at nasakit po yung ganito ko. Uh-huh. Tsaka huwag ka magpaparainom ng kape. Nakakaitim yan. Oo, nakakaitim. Nahawa yan sa balat. Nahawa sa balat ang kape, kaya huwag ka magpaparainom. Ano ulam nyo kanina? Ano po, talbos sa talbos po. Ginataan? Oh. Ah, oo. Masarap yan, yung ginataan. Wala nga pong bangot. Walang bangot? Walang bangot. Si Wes ba akong tsaka mitsin din. Ah, basta ginataan mo lang. Oh, masarap lang din yan. Okay, naranaksan din naman namin yan. Basta may ulam. Oh.
tsaka may bigas. Kaya lang po talaga kung huwag mawawala. Kasi ako lang po, madali pong hanapin. Nandyan lang po yung sa paligid. Oo. Ulam, nasa paligid lang. Yung bigas lang talaga ang ano nga, ang kailangan natin. Yan mga kaibigan, nakikita nyo yung dingding nila ay ano, sawali. Yan, kawayan. Matagal na ba kayo dito? Talaga dito talaga kayo? Apo, matagal na po kami. Oo. Sige na tayo mga kaibigan sa labas. Labas tayo. Anong year mo na sa high school? High school ka? Ano po? Grade 11 na po. Ah, grade 11. Mm-hmm. Malapit ka pa lang mag-graduate. Kasi po ngayon, modular po muna. Ano po, modular ka lang? Susunod na po ang mga face-to-face. Mm-hmm. Kasi medyo malayo yung ano-ano. Pagka magkano pa masahe dito? Halimbawa, papunta ka na ng diet. 20. 20 lang? 20 lang po sa bangka. Tapos sa 30. Ah, 20. Papunta, patawid ng larap. Tapos tricycle papuntang bayan. Magkano? Yun din po. 20 din. 20 din. 40. Tapos papunta ng diet. Mga nasa 50. 50? O, oh, di mga 90. Balikan mo po. Balikan po niya ay 180. Uh-huh. Nung mga nakarang taon, nag... Ano ka talaga? Hindi module yung ginagawa. Ay, hindi po. Ano po siya? Face to face po. Bangka po. Pero dati po, ano po, mura pa po ang pamasahe. Sampo pala. Kamusta ba yung buhay dito? Ay, ano po, mahirap. Tsaka, hindi din po masyadong makakano ng pira. Talagang mahirap, talagang pamumuhay. Pag di ka po talaga nagsikap, di ka po talaga makakakuha ng mga ano, stusin pang araw-araw. Mm-hmm. Sino ang kasama mo pala dito? Tatlong lalaki po. Mm-hmm. Si Papa po, tsaka yung dalawang kapatid na lalaki. Ah, tatlong, ano, dalawang kapatid mo lalaki, tsaka yung Papa mo. Si Mama mo? Ay, ano po, matagal na po yung patay. Ano ang trabaho ni Papa mo dito? Ano lang po, yung tamang sideliner po sa pagkukupra, tsaka yung pag-ano lang po. Tapos, mayingisda din po. Ah, nag-iisda din. Oo. Magkano yung kinikita niya araw-araw? 500 lang po. Malaka din pala yung kinikita ni Papa mo. Yung dalawa mong kapatid, nag-aaral? Ah, yung isa po, Hope. Tapos yung isa po, hindi lang po nag-aaral. Yung pangalan po, yung kapatid. Yung pang... Sino ang nag-aaral? Yung bunso? Yung bunso po. Tapos, ako. Bakit dito naisipan ni Papa mo na ano? Wala bang kayong kamag-anak o... Pwedeng materahan? Po, kaso, ewan ko po kung bakit gusto ni Papa dito. Ah, siguro dahil doon sa... Ay, kasi po, mayroon po kasi kami dito dalawang. Ah, may danawan. May danawan po kasi kami. Baka po kasi pag, ano po, wala man pong maanohan din, maano na iba. Mm-hmm. Baka maano lang daw. Matinggal ang ano. Opo. Dito na lang nagtira si Papa mo. Kumusta yung ano dito, yung halimbawa, signal ba dito? Meron man po, tsaka may wifi din naman po minsan din. Wifi din po minsan gamit, isang internet. May ano naman, may social media naman dito, ano? Hindi ka naman nalilate sa ano, sa mga latest. Ilang taon ka nung mamatay yung mama mo? Bata mo po ako. Bata pa. Lumaki kang walang nanay. Opo. Ano po, para po sa akin ay mahirap. Kasi ano, yung lupong bata nakikita ko, may kompleto pong pamilya. Tapos, hindi ko po naranasan sa iba. Mahirap po kasi lumaki na walang magulang ay. Kasi ama lang po yung nagpapano sa amin kumakahit para po mamuhay. Ano, mahirap. Mahirap po talagang lumaking walang nanay. Kasi ako, lumaki din ako na walang nanay. Kaya naranasan ko din na mahirap talaga lumaking walang nanay. Walang mag-aasis kaso sa'yo. Walang... Yung iba, pag pumasok sa school, ano yan eh. May mga panyo pa yan sa likod, eh. Kompleto baon yan. Mga planchado yung damit. Pero pagka wala ka kasing nanay, mapasok ka sa school, ano, yung damit mo, gusot-gusot, wala kang mang baon. Marahan mo bang walang baon?
Opo, nakaranas po. Tapos ano din po, minsan po ano, saging. Yun lang po, minsan santol, bayabas. Pero ano naman po, okay lang po kasi sa akin kasi ano man po, ito hindi naman talaga po matagal-tagal ang buhay ng tao kung ano na butang huli. Oo. Ito sa atin, madami talagang mahihirap na nakakaranas talaga ng hirap. Tapos, katulad pa niya, nawalan pa siya ng mama. Mabuti ano, mabuti si papa mo, hindi na nag-asawa ng iba. Opo nga po kasi sabi po sa amin ni papa, kasi kung makakuha daw po siya ng ano po, madaras po na baka daw po lakapan kami o apihin ko pagpagpagwala po siya. Iisip din po kasi ni papa, kasi sabi ni papa sa amin, kami na lang daw po yung kasiyahan niya, kaya kahit mag ano na lang daw po si papa, tamang ano-ano na lang po sa mga ano niya, kaibigan, gano'n. Mm-hmm. Ilan taon na ba si papa mo? Ano po, mga nasa 14 na ano po yun. Bata pa naman pala si papa mo. Pero believe ako sa mga ganyang ama na tiyataguyod yung kanyang mga anak na mag-isa. Kasi yung tatay ko po ganun din, tinaguyod din niya kami mag-isa. Kaya nga lang, sa katulad talaga ni Rica Joy, mahirap talaga yung mabuhay ng walang nanay. Nandiyan yung walang maglalabas sa'yo, walang magluluto sa'yo. Tapos katulad nga na sinabi ko, pag pumasok kayo, mga bata na mga kaklase mo, may mga panyo pa yan sa likod, eh, nilalagyan ng mama nila, tsaka hinahatid ng mama nila. Pero pagka wala kang nanay, yun yung ano mo, yun yung mararanasan mo, basta ka nalang mapasok. Opo. Dito ba talaga ikaw nag-aral? Opo, dito po. Simula maliit ka? Opo. Ito na talaga yung bahay niyo. Ay, hindi po dati dito eh. Doon po sa, dyan po dati. Oh, naglipat mo kami doon, sumunod na po dito. Oo. Yung eskwelahan dito, ito sa may labasan doon ah. Oo, doon po sa may pinakampas. Malapit naman dito po yung, ano, yung elementary. Kaya, ang malayo lang talaga dito yung high school. High school, tsaka, ano nga, grade 11 ka na ngayon, ano? Bakit pala sa diet ka pa nag-aaral? Doon po ako pinano ni Papa daw para po kasi libre daw po sa pamasahe, hindi na po magpaparagastos. Tsaka para daw po makatulong din ako kay Papa dito sa bahay. Ah, oo. Kasi balita. Kasi pamahirap po kasi ang pira ay pangitain din po. Kasi kung araw-araw po ako nasa diet, wala po kami ibuboard din doon. Kaya nag-module ka na lang? Yun po kasi yung iniisip ko din ay baka kasi pumagirap ni Papa. Naawa din po kasi ako. Okay naman yung pag-module. Tatlo po kasi kami binubuhay ni Papa eh. Oo. Ibigas pa nga alam po sa amin, nagkakahirap nyo. Tapos, ano na lang naman, ano, pagkukopra, tapos naguhuling daw si Papa niya. Opo, naguhuling po. Oo. Masipag po si Papa niya. Yung nakapagkwento sa amin, kaya nga siya kayo itinuro, kaya nga si Papa mo daw. Ayun, sabi nila, single parent, tapos, ang masipag daw siya, tinataguyod daw kayo na magkakapatid. Kahit mahirap yung buhay. Yung kapatid mong panganay, nakakatulong na ba sa papa mo? Minsan po. Ilan taon na ba yung panganay mo? Ano po yung 19 na po, papa yung 19 na din. Oh, malaki na din, makakapagtrabaho na. Ay, doon lang po, nagmintis. Bakit? Bakit nagmintis? Ano po, hindi po siya masyadong medyo maasahan din po. Ah, oo, sa bagay. Sa akin din po nagmisa nag-aano, nagpaparagan yung paparagos ng gawain niya. Pinapasag po sa akin. Okay. Bagay ganyan pag mga binata ay eh, medyo malakot siya pa. Mm. Normal naman yan. Pero sana, ano, tulungan niyo si papa niyo. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Kumusta ba yung pag-aaral mo? Okay naman po. Tapos, ano pa, ano sa module-module lang. Hindi maganda ko. Ma-review-review lang. Tapos, kasi po, pag ipunta namin doon ng exam dot, biglaan daw po. Doon din po kami kukuha ng sagot. Tatanong din po sa amin. Mm-hmm. Diba yung sa Hope, may ano doon, yung kasing isang tinulungan namin, nakuha ng scholar. Ikaw, hindi ka nakuha ng scholar doon? Oo, siya kasi nakuha na scholar. Ngayon, ano siya, binibigyan siya ng teacher niya ng ano, pagka halimbawa, labas na ng alas 3, binigyan siya ng trabaho sa isang canteen na doon siya nagtatrabaho pagkalabas niya para may sweldo siya kada isang linggo, pambaon niya. Hindi ka ba nag-apply ng ano, scholar? Hindi po. Maganda sana yun. Pero gugang paman, pagbutihin mo yung pag-aaral mo,
para makatulong ka kay papa mo. Ano bang pangarap mo? Ano po? Itong nurse po. Nurse, ayan. Oo, maganda yan. Basta pagbutihin mo na lang yung pag-aaral mo. At huwag ka muna mag-boyfriend para makatapos ka. Ano? Maganda pa naman po si Rika. Ako, madami itong manliligaw sigurado. Ano? May boyfriend na? Meron po, mga 2 years na po kami. Ayun, patay tayo dyan. Sorry na lang po sa manghihingi ng messenger ni Rika. Ano? Ayan. Pero, ano ha? Unahin mo makapagtapos para makatulong ka kay papa mo. Saan ba yung ano? Ayan, nandito pala kay Inday. Ito, galing ito sa, ano, The Golden Heart Group. Ayan. 3,000. Pang ano mo na lang, bahala ka na kung anong gawin mo dyan. Salamat po. Oo, galing po yan sa The Golden Heart Group. Maraming salamat po sa The Golden Heart Group sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At ito po si Rika Joya, isa sa mga napaabutan natin. Maraming salamat po sa bigay niyong tulong. Malaking tulong na po ito para sa pagtutos ko po sa pag-aaral. Tsaka pang ano din po, tutos po sa pambili po ng mga gamit ko na kailangan po dito sa bahay. Oo, ayan. At siya nga pala mga kaibigan, ano, maraming salamat dun sa nag-comment, nag-views, tsaka nag-comment dun sa ating pinakahuling video, ano, ado sa prank natin kay Ate Marjorie. Hindi po natin intention na takotin sila. Yun lang po talaga yung realidad ng ano, ng buhay. Kapag ka meron tayong ano, bagong salta sa ating lugar, sa ating lalo na pumunta sa bahay, pangunahin talaga dapat alamin natin kung saan siya galing. Kasi napakaraming masasamang tao po ngayon na kumakalat-kalat. Tapos baka minsan dumalaw nga sa bahay nyo. Talaga kailangan alamin nyo muna kung saan siya galing, kung bakit siya naroon. Huwag natin agad basta-basta patuloyin kasi mahirap na po yung panahon ngayon. Ano, marami ng masasamang loob. Kaya hindi po namin intensyon na takotin si ano, si Lola tsaka si Nanay Marjorie. Yun lang po talaga yung natural na expression ng tao kapag may dumating na hindi mo kilala. Yun lang po mga kaibigan, ano, at maraming salamat. Sana ay pakisuyo na paki-like, share at subscribe niyo po yung ating YouTube channel, lalo po dito sa video ni ano, Rika Joy, para matulungan pa natin siya. Basta magtapos ka, ha. No, ayan.